Kaya sana, wag mong maging katuwiran lagi yung pag ako umaman, pag ako umasenso, pag ako nakapagtapos, pag ako gumanda, lahat kayo huyo. Wala nang pinakamabuting taong nabuhay sa mundong ito, palagay ko, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. That is why ang sabi ng Panginoon, no servant is greater than his master. So kung siya ginanon, pwede rin tayong magkaganon. Ibig sabihin, tayo rin can also be denied. We can also be rejected. We can also be left behind. We can also be unjustly treated like Jesus. Sana lang, katulad ni Jesus, huwag din tayong magtanim ng galit. Katulad ni Jesus na nang makabayubay na sa krus, hindi sinabing, mga walang iya kayo. Pag ako nabuhay na magmuli, yari kayo. Kundi ang sabi, Ama, patawarin mo sila, hindi nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Maging ganun din tayo sana. Huwag tayong mabuhay sa galit. Huwag tayong mainis buong buhay natin. Huwag lalong bababa ang tingin natin sa sarili natin. Katulad ni Kristo, who always did the holy will of the Father, gawin natin pa rin ang plano ng Diyos para sa atin. Magsumikap, magsakripisyo, maging mabuting tao. Huwag tayong gagante sapagkat hindi yun ang ginawa ng ating Panginoon. Pero kaugnay nito, kapatid, sasabihin ko sa iyo, kung paghihigante ang hanap mo, yung magandang mararating mo, yung maging masaya ka pa rin at maging protektibo sa kabila ng mga ginawa sa iyo, kapatid, yun ang pinakamagandang paghihigante sa mga taong sa iyo ay nang api. Paghihigante hindi nakapananakit ng katawan, pero nanunuot sa kalooban ng mga taong may gawa sa iyo niya. May kwento ko yung napag-usapan namin ito nung aking kaibigan. Malapit sa akin ito, parang ate ko. Kasi nakwento niya sa akin dati. Many years ago, June, in-enroll siya ng kaniyang tatay sa kolehiyo. August, namatay ito. So kinailangan niyang manirahan sa bahay ng kanyang syuhin, kapatid ng tatay niya, na okay naman. Kasi mabait sa kanya. Kaya lang ang problema, yung kanyang tiyahin, may pagka-impacta. Hindi daw siya talaga naituring na pamangkin ito sa asawa. Baka nga kasambahay pa ang turing sa kanya. Kasi at one point, pinaalis daw yung kasambahay. Tapos siya ang laging katukatulong sa bahay. Parang ganun. Maganda raw ang turing kapag nandun yung tiyuhin niya. Pero pag wala na, hindi na. Ang problema, madalas wala ang tiyuhin niya. So, ganun daw po ang nangyayari. Inaalagaan niya yung mga anak ng tiyahe niya na mga pinsan niya. Tapos ay inahatid sa eskwelahan yata. Pagbalik niya ng bahay, saka pa lang siya kakain. Minsan, gagawa pa ng mga gawaing bahay. And then, papasok sa eskwela. Pag uwi, ganun pa rin. May mga gawain pa rin. Natutulog lamang daw siya sa pasimano. Kasi yun daw ang bigay sa kanyang espasyo. Hindi daw niya maiunat ang kanyang mga paa kahit pagod na siya kasi nalalaglag siya. Father, may pagkakataong dumudugo yung mga kamay ko kasi yung tiyahin ko mula sa opisina, inuuwi yung mga makakapal na kurtina sa akin ipinalalaba. Pero Father, di ako nagreklamo kasi sa loob-loob ko, malaki pa rin ang utang na loob ko sa tiyahin ko. To cut the story short, eto na nangyari. Gulong ng buhay. Nakapagtapos siya, nakapagtrabaho, ang bilis ng asenso. Siya namang pagsadsad ng kabuhayan ng tiyahe niya. Alam ba ninyo na siya ang bumili ng bahay ng tiyahe niya kung saan matagal siyang nagstay? Kasi ito ay inilit na. Hinahanap nga daw niya yung pasimano na tinutulugan niya kasi ipipreserve niya. Eto na nung magkaharap-harap sila. Nako, parang eksena sa pelikula. Kasi napansin niyang may binulong yung pinsan niya sa tiyahe niya, pero naintindihan niya. Ang bulong ay ganito, Mami, di ba siya yung mate natin dati? Akalain niyo yun. Hindi talaga siya pinakilala bilang pamangkin, hindi bilang sa bahay. Naku, naupo na raw sa kahiyak yung tiyahe niya. At sinabi, Anak, pinsan niyo siya. Mas lalo daw nahiyak yung tiyahe niya nang sabihin niya, Auntie,
binibili ko po yung bahay hindi upang kunin sa inyo at paalisin kayo. Binibili ko po yung bahay ninyo upang ibalik uli sa inyo. Sabi ko, ate, buti hindi mo naisip magigante. Sabi niya, bakit maniwala ko sa hindi. Never ko naisip yan. Kasi palagi ko, may utang na loob pa rin ako sa client ko. Sabi ko lang sa kanya, no wonder you are who you are right now. You are where you are right now. And so, brothers and sisters, let not bad thoughts and feelings become our motivation in achieving our goals. Hindi tayo tutulungan ng Panginoon sa ganyan. Sapagkat maliwanag ang sinasabi ni San Pablo sa Ephesians 4 verse 31, get rid of all bitterness, of all anger, slander, and rage. Sapagkat hindi yan naaayon sa turo ng ating Panginoon, hindi kanya tutulungang umunlad kung ang motivasyon mo ay makapaghigante balang araw sa mga taong sa iyo ay nagpahirap. In fact, maabot mo man ang iyong pangarap dahil sa motivation yan, I tell you, sinasabi ng Ecclesiastes 4 verse 4, then all your achievements will all be meaningless. Kaya alisin mo yung galit mo. Hindi ito naaayon sa turo at kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi pwede kang limitahan yan sa pwede mong marating. Hindi yan ang plano ng Diyos para sa'yo. Basta magsumikap ka, magsakripisyo, maging mabuting tao kahit sa mga taong nang-api sa'yo. Kasi kung hindi ka magiging mabuting tao sa kanila dahil lamang umulad ka, iisipin nila, tama na ginanon ka nila. Kaya sana, pag mong maging katwiran lagi yung pag ako umaman, pag ako umasenso, pag ako nakapagtapos, pag ako gumanda, lahat kayo huyo. Huwag ganun. Sa halip, kilanlin mo pa rin sila, pakisamahan mo pa rin sila, irespeto mo pa rin sila. At hayaan mo na sa pakikipag-ugnayan mo sa kanila ng maganda, sila ang magtaka at magtanong sa'yo, huyo. Saka ka magpakilala, para mo nang ibinagsak yung bomba, kasi they will realize, ikaw yung taong dating inismol nila. Yun ang magandang sampal, hindi yung sampal na gano'n, kundi yung mag-asawang sampal na nagtagumpay ka, at hindi ka naging alipin ng galit mo sa kanila, patunay lamang na ang Diyos ay kumilos sa buhay mo. Siya ang nagpagtagumpay sa'yo, siya rin ang naghigante para sa'yo. Yun ang sabi niya, vengeance is mine, not yours. Eh kapag ang Diyos pa naman ang naghigante, mas matindi. Kailangan mong bigyan ng upuan ang mga taong sa'yo ng api. Bakit upuan? Because they cannot stand how God will bless you sa kabila ng mga pangit na nangyari sa buhay mo. Yun yung magandang paghigante. Hindi sa salita na maririnig dito ng iyong kapwa, pero lalabas dito. Pero paghihiganti sa pamamagitan ng mabubuting gawa, conquer evil with good. Makikita dito, papasok dito, at mananatili dito.